everyone, mabuhay. This is Gaisel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Pageant fans and pageant lover, good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Sa mga bagong subscriber ko, sa mga returning viewers, maraming salamat po sa suporta. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung naganap na preliminary competition sa Miss USA 2022. Sino nga ba ang nag-stand out? Sino nga ba ang wali at nakakaloko ako? At kung ano nga ba ang comment ko about sa production ng Miss USA 2022? Unahin muna natin yung ano, yung production ng preliminary ng ano Miss USA 2022. Gusto ko yung pa-production ano nila ngayon kaysa nung last year. Gusto ko rin yung ano tawag doon, bodysuit. Bodysuit ba 'yun? Yung basta gusto ko yung opening ano nila ano pa tawag doon, damit. Hindi ko ma-explain kung anong tawag doon. Hindi naman ako stylist whatsoever. Basta gusto ko yung ano, kaysa sa last year, yung black last year, ngayon naging white. Mas maganda ngayon tingnan. Sa pagpapakilala is okay, pero punta tayo sa swimsuit competition nila. Hindi ko bet masyado ang kanilang pasarela. Halos lahat nag-struggle sa pagbaba ng hagdan, kagaya ni Miss Celeste Cortesi na hindi marunong bumaba ng hagdan. Hindi talaga, halos talaga, halos more than 50 candidates, halos hindi sila marunong bumaba sa hagdan. Hindi nila napag-aralan or hindi talaga sila nag-practice kung paano bumaba ng hagdan na may confident na dala-dala ang kanilang swimsuit at saka long gown competition. Na grabe na, na ano lang ako, na sad lang ako kasi ano, ang dami nila tapos wala pa siguro sa lima ang nakababa ng hagdan ng maayos. Sila, nagsistruggle talaga sila. Sana pag-aralan naman muna at sana napag-aralan nila yung stage at saka yung design ng stage bago sila pinaano doon, pinaramba. Bakit hindi sila marunong bumaba ng hagdan? Nakakaloka lang talaga. Obviously, bibihira lang din ang ano, ang magaling sa pasarela sa Miss USA. Yes. Tapos punta naman tayo sa gown nila. Gown. Actually, halos lahat ng gown walang bago. Parang inulit, parang nakita ko na before. Dalawa or tatlo lang yung bago sa paningin ko. Mga nakita ko na before, mga Sherry Hill gown, basta ganun yung mga gown, mga recycled gown. Ganun yung nakikita ko sa prelims ng Miss USA. Sana sa finals, gandahan at saka bonggahan naman. Tapos magpalit sila ng gown lahat kasi hindi masyadong stand out lahat. Yes, ganun talaga yung nakikita ko. Kasi normally yung mga gown ng mga sino talaga na mga recycle talaga. So hindi ako natuwa doon. Tapos the way na pagbaba pa nila, hindi ako maka-get over doon sa pagbaba ng hagdan nila. Na oh my god, malapit na, halos pwede na silang matumba, matalisod, kasi nga hindi sila marunong bumaba ng hagdan na ganun, naka-gown. My gosh, nasa-stress ako. Pero yung camera angle sa gown, okay. Tapos yung sa pagpapakilala, okay din. Yung camera angle sa swimsuit, hindi ko bet masyado yung nakatagilid. Kasi hindi mo makikita yung kabuuhan niya kung anong ginagawa ng contestant. Kasi basta ganun, hindi makikita sa camera kung nanonood ka as my perspective lang, as nanonood, as audience, nanonood ako, ano to? Sabi ko, paano makikita dito kung sino yung best shape, kung sino yung best pasarela? Kasi nga, nakatagilid sila, tapos hindi pa, basta, ganun. Hindi okay yung ganung camera angle sa akin sa, ano, sa swimsuit. Isang camera lang naman, pero the rest is okay naman. Magsasabi ako guys ng aking top 10 kung sino ang possible na manalo sa Miss USA. Kasi wala talaga ako nakikitang frontrunner. Ganon, wala ako nakikitang ganon kagaya last year na maraming frontrunner. Si
L. Smith, frontrunner siya. Frontrunner din yung si My Half Filipina, Miss Nevada. Also, frontrunner din yung nakakapana siya, Ashley, ng Miss Puerto Rico. Frontrunner. Pero ngayon, hindi mo alam kasi nag-perform sa swimsuit yung ibang magaling. Tapos pag-gown, wala na din. So, 10 lang yung nakikita ko, ano, possible na magkakorona bukas kasi nakikita ko sila as Miss Universe contestant talaga, hindi as basta yung iba kasi walay-walay talaga, kaya 10 lang yung napili, walang bias to ha, kasi normally yung mga half Pilipina dito ay hindi nakasali talaga, may isa lang yata. Kasi nga hindi naman nag-prepare ng mabuti, hindi naman masyadong bongga. First, pero hindi to alphabetical, random order to. May 10 akong napili na states na possible na manalo ng Miss USA 2022. First kong nagustuhan, si Miss Illinois. Yan. Hindi ko napapangalanan, nahirapan ako mag-states. Si Miss Illinois. Next, si Miss Nebraska. Yan, magaganda. Miss Texas. Alam nyo ninyo yan. Miss Arizona. Miss Washington. Si Miss Washington, hindi ko masyadong bet sa pasarela. Hindi maganda yung kanyang pasarela. Medyo kalat. Ano ba tawang tamang term? Medyo kalat. Pati yung mga turns niya medyo hindi okay. Pero ang ganda-ganda niya. Kasi may Miss Universe aura siya. Mga Miss USA aura. Pag tinutukan siya, alam mong si Miss USA siya. May ganun siyang karisma. Kaya ipinasok ko si Miss Washington. Medyo OA din yung kanyang eksena. Basta, pero gusto ko siya kahit OA siya. Tapos gusto ko rin si Miss Kentucky. Alam mo, you guys, nung nakita ko si Miss Kentucky, una ko talagang naisip, Miss Universe 1991, Lupita Jones. Oh, panalo yung mukha niya. Talagang nakaka Miss America, Miss USA, ganun. Miss Universe yung vibe ni Miss Kentucky. Gusto ko rin si Miss Louisiana kasi doon gaganapin ang Miss Universe this next year, January next year. So, may hint ako na makakapasok sa semi-finalist si Miss Louisiana. O, diba? Si Miss Minnesota, gusto ko rin siya. Possible na makakapasok siya dito sa semi-finalist. Si Miss North Carolina. Si Miss North Carolina, nabubulol ako guys. Gandang-ganda lang talaga ako sa kanya. Pero yung performance niya, hindi masyadong OA. Hindi masyadong okay OA talaga. Yes, hindi ko masyadong bet. Pero gandang-ganda lang talaga ako sa kanya. At saka last but not the least, si Miss Ohio, di ba? ang lakas ng dating, ang lakas ng karisma. Kahit hindi masyadong bong ng kagandahan, malakas ang dating niya. Kaya gusto ko si Miss Ohio. Recap ko ulit, si Miss Illinois, si Miss Nebraska, si Miss Texas, si Miss Arizona, si Miss Washington, si Miss Kentucky, si Miss Louisiana, Minnesota, North Carolina, and Miss Ohio. Possible na si isa sa kanila sa 10 ito na binanggit ko ang mag-uuwi ng corona ng Miss USA 2022. Kayo guys, comment down below na lang kayo guys kung sino yung mga bet ninyo dito sa Miss USA 2022 bukas na. O, di ba? Abangan po natin yan. I'm so excited na manood ng Miss USA. Sana bukas mag-iba na lahat sila ng gown, mag-iba na yung production. O, di ba? Basta, ganon. Pero better ang Miss USA prelims na ngayon kaysa last year at saka nung 2020. Hindi ko yung mga bet. Mas bet ko ngayon. Kaya, good luck Miss USA. Tapos sana maging matagumpay ang inyong pageant. At saka wish ko lang na isa sa top 10 na predicted winner ko ay makoronahan dito sa Miss USA 2022. Maraming salamat guys. This is Geisel Ortega. And abangan po ninyo ako bukas. Paalam!